أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako po si Jeffrey sa pangalang Kristiyano, nung dating ako ay Kristiyano. Ang pangalan ko po ay Jeffrey Boko at Tubong Isabela. Ngayon ang pangalan ko ay si Brother Jamil. Ako po ay 30 taong gulang. Ako ay magsasampung taon na rin, alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia. Ang kumpanya ko ay Schneider Electric at ako ay kasalukuyang logistics secretary. Ako ay binigyan bilang isang Roman Catholic. Ang buhay ko dati bilang dating Kristiyano, masasabi natin ay napakabukas. Napakabukas siya na ibig sabihin ay walang bawal. Bagamat ako ay nagsisimba isang beses sa isang taon, lahat ng bisyo ata ay nasubukan ko na, natikman. Lahat ng bawal, nagawa ko na. Dahil nga sabi nga nila ay, ang pagiging Kristiyano ay parang ano lang, para ka lang, para sa akin ay para ka lang naglaro. Magsimba ka, ayos na, tapos na, mga damit mo, ayos, wala silang pakialam sa iyo. Sa ngayon, ang buhay ko bilang isang Muslim, dahil masasabi natin na ako isang bago pa lamang, ay pwede nating sabihin na nag-a-adjust at honestly, medyo nahihirapan dahil nga maraming dapat baguhin sa dati kong nakasanayan. Marami kang dapat pagtimpihan, marami kang dapat naiwasan. Doon ko natutunan ang magpasensya, magtimpi at utusan ang sarili mo na hindi dapat gawin ng mga dating gawain mo nung ikaw ay isang Kristiyano pa. Natuklasan ko ang Islam sa pamamagitan ng isang kapatid natin na si Brother Omar at sa kanyang sipag at pagpupursige na turuan, puntahan at gabayan ako. Alhamdulillah, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya ako iniiwanan sa Nasim Islamic Center na patuloy na nagbibigay ng suporta. Niyakap ko ang Islam. Actually, nung bagong dating ako dito sa Saudi, wala akong idea at wala sa isip ko na magpalit, pumasok sa Islam. Dahil nga, sabi na natin sa Pilipinas, ang isang Muslim sa tingin ng mga Kristiyano ay masama. Pero alhamdulillah, pagdating ko dito, nabuksan ng aking isip, nabigyan ako ng liwanag, nabigyan ako ng mga salita na talagang tumago sa aking pagkatao. Ang pag-a-adjust ay, sabi ko nga sa aking sarili ay hindi biro-biro. Dahil unang-una, yung pagsasala mo ng 5 beses sa isang araw ay malaking pag-a-adjust na yan. Mag-umpisa sa fajar hanggang sa pinakahuling sala sa gabi. Kailangan mo talagang mag-adjust, kailangan mong turuan, kailangan mong disiplinahin ang sarili mo at kailangan unang-una ang takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naging reaksyon ng aking pamilya, unang-una kasi ang pamilya ko, mag-umpisa sa ang tatay ko kasi hindi ko pala simba ang ama ko, pero hindi ko rin masabing hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang nanay ko ay isang masugid na taga-suporta ng Born Again hanggang sa mga kapatid ko. So, ang naging reaksyon nila ay isa lang ang naging katanungan nila, bakit ako nagbalik Islam? So, sa umpisa talagang tinaandami nilang katanungan. Hanggang sa isang araw na nagkaroon kami ng pag-usap ng aking nanay at doon ko nailabas yung mga kaunti kong nalalaman sa Islam. Alhamdulillah, natanggap nila ng unti-unti hanggang sa nitong huling bakasyon ko, sinuportahan na nila bagamat hindi pa man nila totally talagang
ano, pero suportado nila yung pagiging Islam mo. Alhamdulillah, nagkaroon na rin kami ng panayam ng aking magulang, lalong-lalo na sa aking nanay. Dahil may isang araw na nakita ko siya nagbabasa ng Biblia at yun ang sinamantala ko. Yun ang sinamantala ko para magkaroon kami ng masisinang pag-uusap ng aking magulang, lalong-lalo na ng aking nanay. Ang may papayo ko sa mga hindi pa Muslim, lalong-lalo na sa aking mga magulang, sana magkaroon ng araw na mabigyan sila, mabuksan ang kanilang puso sa kung ano talaga ang tunay na relihiyon at ito ay ang Islam. Ang may papayo ko sa mga kapatid nating Muslim, unang-una na sa aking sarili, lalo na't ako'y isang baguhan pa lamang ay isang matinding pagdidisiplina at sakripisyo dahil nga sa mga kagaya kong baguhan, maraming pag-a-adjust, maraming pagbabago at maraming pagtitimpi para umiwas sa mga tukso. Huling mensahe ko sa ating mga kapatid, Muslim man o hindi, at lalo-lalo na sa aking sarili, nawa ay pag-ibayuhan natin ang ating iman, ang ating pagsasaliksik, dahil ang Islam ay isang walang katapusang pag-aaral.